Break pad replacement naman tayo. Tara na, isa na natin. Magsisimula tayo sa paglagay ng wheel chocks. Gamit ang 19mm socket. Habang hindi pa ito naka-jack, isa-isa nating paluwagan ang mga tornilyo ng ating gulong. Sa paglift naman ng ating sasakyan, gagamit ako dito ng hydraulic jack. Napaka-importante gumamit ng support stand para rin sa ating safety. Ngayon naman, pwede na nating alisin ang ating gulong. Sa puntong ito, pwede na tayong mag-alis ng ating caliper. Unahin nating alisin ang ating clip. Meron din ito yung dalawang blocking bolts, isa sa taas at isa sa baba. Alisin natin ang ating plastic cup. Sa pagbaklas naman ng mga locking bolts, gagamit tayo ng number 7 na Allen wrench. Sa puntong to, pwede na natin alisin ang caliper. Ngayon naman, linisin nating maigi ang mga mounting bracket at mga iba pang components gamit ang steel brush. Dito naman, gagamit tayo ng brake cleaner para maalis ang mga residue na galing sa ating old brake pad. Hayaan lang natin itong matuyo. Gamit naman ang brake piston press, dahan-dahan nating paikutin clockwise. Sa puntong ito, pwede na natin ilagay ang mga bagong brake pad. Ilagay na rin natin ang malaking bolts, pati na rin ang brake mounting clip. Ngayon naman, ibalik na natin ang ating gulong. Naman, pwede na nating alisin ang hydraulic jack at ang support stand. Gamit ang torque wrench, iset natin ito sa 110 Nm para pare-parehas ang higpit ng tornilyo nito. Ulitin lang ang process sa kanilang gulong and we're good to go. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat!